Little book. Little book ba? Tapos dito. Scroll. Scroll ba yun? Ay! Revelation 10:1. Scroll na yun, di ba yun? Ito yung ano, Mighty Angel. Mighty Angel, yung magbasay natin. Dun sa damit niya, meron siyang ano, cloud. Mababalutan ng cloud yung kanyang damit. So, ibig sabihin daw ng cloud, ano? Sabi ni ka? Bigal ko. Tapos yung kanyang ano, yung kanyang ulo, meron siyang rainbow. Yung ano, yung rainbow. Representative siya ng ano. Ibig sabihin yung rainbow is ano, covenant. Kung mapapansin natin, di ba itong cloud? Nakita itong cloud, nagpakita ito sa panahon na yung Egypt. Ay yung mga Israel. Yung Israel, nilabas sila. Tapos, yung cloud na yan, ito nga yung presence of God na gumagabay sa kanila. Papunta sa so yung covenant, nakita din, nagpakita din yan. O, sa kay Noah. Sa hindi ba na? Dito na. Sa kay Noah, yung sa ano, rainbow, na nakipag-covenant siya, di ba, na hindi na niya, ano, hindi na niya gugunawin ang mag-unang tubig. Ang mag-unang tubig. Siya, tama. Sa covenant. Tapos yung kanyang, ano, yung kanyang face, nag-ano, nag-ilo, kasi sinag na kagaya ng isang araw. Yung araw. Yung araw, significant siya ng, ano, presence of God din. Di ba presence? Tapos leadership. Tsaka strength. Strength. So yung lahat ng yan, kung mapapansin natin, itong yung mula sa ulap tsaka yung rainbow, nag-re-reflection yung sa ano, sa sun. So, ibig sabihin, itong sun na to, galing sa kanya lahat ito. Tapos, di ba yung feet niya, merong pillar of fire. Pillar of fire. Yung fire, nag-represent siya ng ano, green tea, purifying. So, lahat ng yun daw, nangyari yan sa ano, dun sa mga bansang Israel. Paano, ano, binigyan sila ng protection. Tapos, di ba yung ano, itong clubs din, di ba sa, noong 1963, nagpakita din itong pillar of cloud. Sa panahon ni Brother Branham, di ba yung ano, yung mukha? Totoo yan. Ito clouds yan. Sa harapan niya. 1963, di ba yung... Ah, yan lang pala. Yung clouds na yan, yun yung seventh angel, na one set of ano, angel, na nag-form sila ng kagaya ng ano, ng mukha ni Jesus Christ. Yan yung confirm talaga. Confirm. Yan. Tapos, dun sa ano, dito sa yung little book, ano, naglalaman daw siya ng ano, deep gawa. So, lahat daw, kung saan, mula kay Adam and Eve, na nakalista daw yan dito, hanggang sa panahon natin, lahat ng mga gawa natin, nakalista daw siya. Kasi itong Helio, sa kanyang kaliwa, ano ba? Dalawa ba yun? Tagbook lang yun. Kay ganyan, may ganyan pa siya. May selo pa. Baka nakasilo natin. Scroll di ba? Nakasilo. Kung nagdamali ako, basta meron sinasabing selo. Yung selo na yun, ano, yun daw yung ano, seven seal. Na kung saan, di ba si Jan? Di ba kung mababansin natin si Jan, ano, bakit siya, ano, beloved. Bakit yung sinabi? Seven. Seven seal.
bakit naging beloved si John? Kasi, ano, lagi siyang nakahilig sa balikat ni, ano, Princess, tsaka lagi siyang nakabuntot. So, si John, represent siya ng bride, na kung saan, lagi niyang hinahanap yung word of God. Ayun, tapos, yung ipinakita kay John, na yung selyo na yun, ano, bukas na yun. Kasi, bakit daw bukas? Bukas siya, in, ano, by revelation, pero by event, hindi pa siya bukas. Kasi diba, kay John, ano yun, bukas sa kanya. Kasi na-written niya yung ano, naisulat niya yung buong mula Revelation 1 hanggang Revelation chapter 2. Yung last decision niya dyan yung right of saka yung full.